Magandang umaga mga kapatid. Welcome once again to our daily morning devotion. Kumusta naman ang ating buong linggo na to? And I pray na patuloy pa rin na nandun pa rin yung kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. And I hope and pray na patuloy pa rin tayo na kumakapit sa mga pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. And before we start, let us pray. Father God in heaven, we bless your name, we glorify your name on high, O God. Tunay nga po napakabuti mo at tapat sa aming mga buhay, lalong-lalo na no, kailangan ka namin, Panginoon. You are always there to help us. You are always there to lift us up. You are always there to inspire us, to encourage us, especially in times of trials, in times of pains, in times of sorrows. We thank you, Father, for this privilege that you have given to us, that we will study your word, that give us hope, that give us direction in every day of our lives. And I pray sa lahat ng mga pamilya na nire-represent ng aking mga kapatid, I pray na patuloy mo sila tulungan, gabayan, at i-provide ang kanilang mga pangangailangan. So today, Father, as we commit our devotion unto your hands, please open our hearts, minds spiritually so that we'll be able to understand your word that gives hope and life and direction sa aming buhay araw-araw. Maraming salamat po, Ama, sa iyong banal na Espiritu na patuloy na gumagabay sa aming mga buhay. And at the same time, maraming salamat po, Ama, sa biyaya at pag-ibig mo na patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. Tulungan mo kami dahil wala po kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig at biyaya mo na patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. At buong puso namin, binibigay sa iyong mata sa papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Mga kapatid, our scripture reading for today will be found in Luke 15 verses 1 to 7. Jesus tells the parable of the lost sheep. Tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. This made the Pharisees and teachers of religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. So Jesus told them this story. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home. Rejoice with me. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, rejoice with me because I have found my lost sheep. In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Basahin ko rin sa Tagalog translation. Sinabi dito, ang nawalang tupa. Ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iwanan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasampungan niya, masanya nang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit
Dahil sa isang makasalanang nagsisisi, tumatalikod sa kanyang kasalanan. Kaysa siyam na po't siyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ito yung salita ng Panginoon. So our title for our devotion today is Compassion for the Lost. So paano natin, how can we show compassion for the lost? So nabasa natin na parable about the lost sheep na tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad. Nakita natin yung puso na maawain, puso na mahabagin, at yung concern ng ating Panginoon, yung pagmamahal niya sa mga tao na nawawala ng landas. Kaya hinalintulad niya ang mga tupa sa mga nawawalang tupa sa mga tao na makasalanan. Kaya dito natin, paano natin maipapadama na ang ating pagmamahal ng Panginoon sa ating kapwa, lalong-lalo na yung nangangailangan ng kaligtasan. So, what is compassion means? Compassion means is to recognize the suffering of others and then to take action to help. It helps us to connect with others and to mend relationship. So the moment that we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior in our hearts, nandun na rin yung passion sa ating mga puso or yung desire natin na maibahagi rin ang magandang balita ng kaligtasan sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na ang members ng ating family, and at the same time sa mga tao na nawawala na po ng kanilang landas. So dito natin makikita na pinakita ng ating Panginoon ang kung paano siya nagmahal sa mga tao na makasalanan. So dito sa verse 1, sabi dito, the tax collectors and other notorious sinners often came to listen to Jesus teach. So dito makikita natin na mayroon talaga siyang yung nakita ng mga tax collectors at yung mga notorious sinners. Ito yung mga makasalanan na nakita nila yung compassion or yung mahabaging puso ng ating Panginoong Hesukristo nung time na yon. At hindi siya talaga, hindi naging selective ang ating Panginoong Hesukristo nung time na yon, dahil nakikisalamuha siya sa mga makasalanan, and at the same time, nandun na nakikipagsalamuha rin sa mga tao na may sakit, lalo na yung mga leprosy. Kaya dito natin nakita na ang Panginoon punong-puno ng habag, awa at pagmamahal sa atin. At dito nakita natin sa verse 2, this made the Pharisees and teachers of the religious law complain that he was associating with such sinful people, even eating with them. So, meron ba sa punto ng yung buhay na na ginajudge mo yung mga tao, lalong-lalo na yung mga makasalanan, yung nawawalan na ng landas, or naging selective ka ba sa mga tao, mas nagiging judgmental ka ba sa kanila, kagaya ng mga Pariseo or Eskriba? Dumating ba sa punto ng iyong buhay na ikaw rin nagkaroon din ng ang tawag dito, yung galit sa iyong puso sa mga tao na makasalanan? Or sinasabi mo, oy, mas righteous ako sa kanya, or mas mabait ako sa kanya, or mas maganda yung buhay ko sa kanya dahil siya na mayroon siyang ginagawang hindi tama,
Or ginajudge mo ba siya? Minamaliit mo ba sila? So, ang Panginoong Heso Kristo nung time na yon, nagkaroon siya ng pusong mapagmahal, pusong mahabagin at mawain. At dito niya pinakita sa kanyang mga alagad na inalintulad niya ang isang makasalanan sa isang tupa na nawawala ng landas. At sabi nga niya, di po ba, doon sa verse 4, sabi niya, if a man has a hundred sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Ganun po ang character ng aking Panginoong Heso Kristo. Hindi niya hinahayaan ang kanyang mga nilalang or mga tao na gusto niya talaga na magsisi sila sa kasalanan, bubalik sa kanya, magkaroon sila ng maganda at mas malalim na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. So the moment na nandun yung we have received our salvation from our Lord Jesus Christ, ito yung gusto rin mangyari ng ating Panginoon sa ating buhay, that we will also have that compassion, that we will also have that burden na to seek the lost at dalhin natin sila sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung paano niya tayo natagpuan, paano tayo niligtas ng ating Panginoon, kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Sana mga kapatid, ganun din ang gawin natin. Diba sabi nga sa Matthew 28:19-20 about the Great Commission, diba sabi niya, go and make disciples among all nations, teaching them to obey every commandment that I have commanded you. And I will be with you at the very end of age. Di po ba? Kaya nararapat lang din mga kapatid na we will also share that gospel of salvation to everyone. And let the heart of Jesus be our heartbeat, na patuloy tayo na abutin lahat ng mga tao na nilalagay ng Panginoon sa ating buhay, for them to know and accept and receive Jesus Christ as their personal Lord and Savior in their lives. Kaya dito natin makikita na when sa verse 7, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. So, mayroon ka bang mga makakilala or mahal sa buhay na nawawala na ng pag-asa or nawawala na siya ng tamang direksyon ng kanyang buhay, or sa simple na salita, nalulong na ba siya sa bisyo, or mayroon ba siyang involved ba siya sa maling relasyon, or anything na makikita mo siya talaga na kailangan niya ang pagmamahal, pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang buhay. And I pray na patuloy tayo na maging sensitive sa leading ng Holy Spirit sa ating buhay, dahil who knows, ang ating Panginoon, He have given you that that courage, that boldness, na ikaw yung gagamitin ng Panginoon to usher that soul, to usher that a person from the kingdom of darkness to the kingdom of light. And alam ko mga kapatid, there are times talaga na we fail to do that. Sometimes we procrastinate yung mga
sinasabi ng Panginoon sa ating buhay. There are times talaga na nawawalan na tayo ng courage, nawawalan tayo ng boldness, or nawawalan tayo ng initiative. But then, ang gusto ng Panginoon na patuloy din tayo na magkaroon ng compassionate heart like Jesus, na we will also share that that gospel of salvation, the blessed hope we have in Jesus Christ, at magkaroon din sila ng malalim na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung sinasabi sa iyong puso na kailangan mong encourage ng isang kaibigan, isang member family, or at the same time, mayroon kang kakilala na kailangan niya talaga ng encouragement, kailangan niya talaga ng pagmamahal, na patuloy na ikaw yung gagamitin ng Panginoon at ano yung mga dapat mong gawin, kapatid. Unang-una, ikaw mismo na nakaranas ng pagmamahal, katapatan, at pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo sa iyong buhay, magkakaroon ka rin ng passion or compassion sa mga tao na nangangailangan din ng habag at awa sa Panginoon. And I pray na lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon, kagaya itong buwan, di po ba, Church and Hill Christian Community had just celebrated 17th anniversary, and we are so blessed kasi CSCC the same time is committed to honor Christ Commission. So how could we honor Christ Commission in our lives kung tayo ay stagnant sa ating spiritual life, kung wala tayong pakialam sa ating mga kakilala or mga mahal sa buhay na nangangailangan talaga ng kanilang salvation. So let the desire of our heart to share that love that we receive from our Lord Jesus Christ, na we also share that gospel of salvation or yung pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. And let our testimony be an encouragement for them to know that we have a God who is full of love, full of mercy, and full of compassion. So, dumating ba sa punto ng buhay ninyo, mga kapatid, na nililid ka na ng Panginoon na i-share, pero nandun yung fear na ma-reject ka, fear na hindi ka niya papansinin, or fear na mababaliwala lang? I tell you, mga kapatid, na lahat ng ating ginagawa sa ating Panginoon ay nandun pa rin yung reward na maibibigay o matatanggap natin sa ating Panginoon. Diba, sabi niya, sabi din dito sa Daniel 12 verse 3, sabi niya, "Those who are wise will shine as bright as the sky, and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever." So mga kapatid, huwag tayong maghinawa. Continue to encourage one another. Continue to share the gospel of salvation. And continue to share the love of Christ to others. Hindi natin alam, baka ikaw yung inaantay ng Panginoon na i-share mo yung kabutihan at katapatan o kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. I-share mo yun, magiging isang testimony for them to know that Jesus Christ is alive. Jesus Christ is not respecter of any person, any gender, or any status in our life. Dahil sinabi nga, diba, sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ, that whosoever believes in Him shall not perish,
but have eternal life. So mga kapatid, I hope and pray na patuloy tayo maging part ng mandate ng ating Panginoong Heso Kristo, di ba? Sabi nga na, let us shine for Jesus. So, ano yung shine dito sa CSCC? Ito yung vision statement ng CSCC Church and Hill Christian Community. S stands for saturating the schools. H is healing the homes. I stands for influencing the industry. N stands for nurturing the nations. And E stands for evangelizing the earth. At I pray na lahat po tayo will be a part of this vision that the Lord has put in this church and in our hearts as we claim that promise in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit will come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout the ends of the earth. Kaya mga kapatid, continue to be a salt in light in this world for the glory of our Lord Jesus Christ. So, iba-iba lang tayo kung paano tayo binago ng Panginoon, ay napakalaking bagay po yun na isang testimony for them to know that Jesus Christ is full of love, full of compassion, and full of mercy. He don't want anyone to perish, but He wants everyone to go to have that repentance, to go back to Him, to return to Him, and have that eternal life in our lives. So, yun po mga kapatid, continue to be a salt in light in this world. Maraming salamat po, and I hope and pray na as we end this devotion, let us pray that God will continue to put in our hearts that boldness, the courage, the compassion for the lost, especially the members of our family, our friends, our neighbors, and our co-workers. At patuloy tayo na humingi sa Panginoon ng kalakasan, karunungan, at kaalaman para lalo tayo maging isang ilaw at asin sa sanlibutan. So let us pray. Heavenly Father, we bless your name, we glorify your name on high, O God. Ngayon, Ama, nandito muli kami, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan, sa isip, salita, at sa gawa. There are times, Lord, that we fail to obey you, fail to follow your will, and sometimes, Lord, naging unfaithful po kami sa iyo ngayon dahil alam po namin na ikaw ang Diyos na punong-puno ng habag, pag-ibig at awa sa buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami na maging asin at ilaw sa sanlibutan. Tulungan mo rin po kami, Ama, na magkaroon ng boldness, ng courage to share your word, especially the gospel of salvation, kung paano mo kami binago, Panginoon. Maging isang testimony po namin ito to encourage everyone, especially yung mga hindi pa nakakilala sa iyo, that they will come to know you and accept you as their personal Lord and Savior in their lives. Maraming salamat po, Ama, sa patuloy na pag-iingat mo sa aming mga buhay, sa patuloy na kagalingan sa lahat ng aming mga sakit, sa patuloy na pagbibigay mo lahat ng aming mga pangangailangan, sa patuloy na pag-aayos mo ng mga relasyon na winasak ng kaaway sa aming mga buhay. Patuloy, Ama, na bigkisin mo ang aming mga relasyon, lalong-lalo na ang buhay mag-asawa. Bigkisin mo po ang bawat isa ng iyong pagmamahal na ikaw lamang ang maging sentro ng aming pamilya. Maraming salamat
salamat din po, Ama, sa ginawa mo at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Tinataas po namin lahat ng mga nanay, ng mga tatay sa bawat tahanan. Magkaroon ng spiritual knowledge and wisdom to handle every decision making, especially for nurturing the children, raising their children to a godly people na nandoon yung banal na takot sa iyo at mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Dalangin din po namin lahat ng mga kabataan, patuloy na palakasin mo po ang kanilang mga pananampalataya sa iyo. Magkaroon sila ng banal na takot na mamuhay sila na ayon sa iyong kalooban. At sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo po sila ng karunungan at kaalaman para lalo silang mamuhay na ayon sa iyong kalooban at plano sa iyong kanilang mga buhay. Ganon din po, Ama, dalangin ko sa lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na yung mga nasa hospital ngayon. I pray, Father, na patuloy mo sila pagalingin, yakapin, at patuloy na ipagkaloob mo sa kanila ng kagalingan as we claim your promise in Jeremiah 17:14. Heal them, Lord, and they will be healed. Save them, and they will be saved, for you are the one we praise. And even, Lord, we pray sa lahat ng mga iglesia mo, sa lahat ng mga church leaders, pastors, teachers, evangelists, prophets, and apostles. Father, continue to provide all their needs. Continue to protect them from every harm, and most especially to empower them with Holy Spirit for them to be a salt and light in this painful world. And even, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo na ginagamit mo, Panginoon, sa iyong mga different ministries, Lord, I pray, continue to anoint each and every one of them with the anointing oil that comes from you for them to always be a salt and light in this world. We thank you, Father, for what you've done and what you are still doing upon our lives. Tulungan mo po ang bawat pamilya, lalong-lalo na mga nawasak na tahanan, yung mga broken relationship, broken marriages, broken homes. I pray, Father, to restore them. Continue, O God, na buuin po muli, Panginoon, ng bawat relasyon ng pag-ibig na nagmumula sa iyo lamang, Ama. Tulungan mo kami na maglingkod sa iyo ng buong katapatan, ng buong pagmamahal sa iyo at sa aming mga kapwa. Tulungan mo rin po kami, Panginoon, na magkaroon po kami ng sensitive heart for us to be a salt and light in this painful world as we claim all, Panginoon, your promises in our lives na ikaw pa rin, Lord, ang nakaluklok sa trono ng aming mga puso. Maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig, sa biyaya mo, sa habag at awa mo na patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. Patuloy mo abutin ang bawat nakikinig sa devotion na to kasama ang kanilang buong family, O God. Tulungan mo kami, Ama, pagharian mo kami at ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay. We thank you, Father, for your loving kindness, your mercy, and grace that sustain us every day. And to you alone we give our highest praises, highest honor, highest thanksgiving. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. Hope and pray na patuloy pa rin kayo na sumusubaybay sa 8 o'clock habit tuwing alas 8 ng from Monday to Saturday, and at the same time our
Morning Devotion, maraming maraming salamat po muli. At ganun din po sa Saturday, Ladies Bible Study. Sa Sunday, ang Book of Genesis for the Women Bible Study. And also, in the afternoon, for the Men's Fellowship. And at the same time, every Saturday, the Kids Through Bible Studies. At every Sunday po, our online service and also our face-to-face church fellowship. So, yun po mga kapatid. Thank you so much and have a good day. God bless. We love you with the love of the Lord. Bye.